Adyan tayo mag-uumpisa, partner, ang sitwasyon sa labas ng himpilan sa pamagitan po ng ating correspondent, dating Radyo Patrol, Noel Alamar. Yung mga stranded po ng mga sasakyan dyan sa Calapan City ay dumarami. Noel? Maraming salamat, Alvin. Sa nakalipas sa 24 na oras, tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangungunan ng responders ng PDRRMO Oriental Mindoro. Base na rin ito sa naging direktiba ni Governor Bongbong Dolor ukol sa kahandaan ng lalawigan sa Bagyong Karding. Kabilang sa direktiba ng provincial government ang 24/7 weather monitoring, repositioning ng mga rescue equipment, river monitoring, monitoring ng Calapan Port at stranded passengers at virtual emergency operation center sa lahat ng local DRRM offices sa buong lalawigan. Samantala, kaagad ding nakipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng PDRRMO Oriental Mindoro sa PDRRMO Batangas para matiyak ang kaligtasan at maayos sa sitwasyon ng mga taga-Mindoro na stranded sa Batangas Port. Ayon sa impormasyon ng Operations and Warning PDRRMO Oriental Mindoro, kasalukuyan ang inaayos ng PDRRMO Batangas ang evacuation center sa bayan ng Ibaan para pagdalhan ng mga stranded na pasahero at mabigyan ng mga pangunahing pangangailangan hanggang sa makabalik sa normal ang operasyon ng Batangas Port. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, may 677 passengers at cargo workers sa 16 na pantalan, kabilang ang Batangas Port sa Southern Tagalog, ang stranded. Patuloy din ang panawagan ng Calapan CDRRMO sa mga biyahero mula sa southern part ng Mindoro na naglalayong tumawid sa Batangas na ipagpaliban muna ang kanilang paglalakbay patungo sa Calapan City. Sa pinakahuling tala, umakyat pa sa 251 rolling cargoes ang stranded sa staging area sa Barangay Santa Isabel dahil sa pagkakansila ng biyahe ng mga barko. Tungkol naman sa gabay sa kanselasyon o suspension ng klase at trabaho sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang grade 12, kung may bagyo, malakas sa pag-ulan o pagbaha, ibinabase na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa inilabas na DepEd Order No. 37, Series of 2022. Noel Alamar, ABS-CBN News, Oriental Mindoro. Alvin? Noel, nasa Mindoro ka ba ngayon? Malakas sa ba ulan dyan? Wala pa. Mahina pa. Signal number one lang kasi ang Oriental Mindoro Signal number one. Pero Noel, nakikita natin ang haba ng pila ng mga truck na yun, ng mga bus, ano, mga sasakyan. Yan ay preventive. Kamu nga, hindi pa naman nararamdaman dyan ang hagupit ng super typhoon. So lahat yan ay preventive, Noel. Hindi Doris. Kaya stranded yung mga rolling cargoes na yan dahil suspended ang biyahe ng barko. Okay. Kung, so wala talagang pinapabiyahe. Wala. Basta ang may signal. Port ay may signal. From at saka yung pupuntahan niya, automatic suspended ang biyahe ng barko. Tama. Correct. So sana sinusunod ng lahat at hindi nagtatampo yung iba, nagmamarakulyo na hindi sila makabiyahe. Ano, Noel? Wala naman sila magagawa dahil pati yung barko nasa taguan, nasa mga nakaparke, nakatago. Okay. Sige, Noel, maraming salamat, ha. Update mo kami, shout out ka lang, ha. Papasok ka namin pag meron, ha. Thank you. Okay. Back nice to hear from him again, ano, partner, yes. Si Noel Alamar.